Mabuhay mga bata! Magandang araw sa inyong lahat! Ako nga pala si Kuya Denver, kasama ang Pandayan Bookshop para sa isa na namang edisyon ng Pining Pandayan Workshop. Ngayong araw, tuturuan ko kayong gumawa ng bahay alkansya. Tara, simula na tayo! Ito mga bata, ang ating bahay alkansya kit. So, bubuksan na natin siya para malaman kung ano yung mga laman sa loob at ano yung mga materyales na kakailanganin para buuin yung ating kit. Ayan, natapos na nating alisin sa kahon yung laman ng ating kit. So, ano-ano ba yung mga laman nung parts ng bahay alkansya na gagawin natin at para saan ba yung bawat piyesa na naririto ngayon. So unahin natin, ito mga bata, ito yung pinaka base o yung pinaka lupa ng ating bahay alkansya. So dito natin itatayo yung bakod at yung bahay. Pagkatapos, yung bahay natin, syempre meron siyang bakod. Meron tayong apat na pirasong bakod. Ayan. Kung mapapansin ninyo mga bata, iba-iba yung sukat niya. So meron tayong dalawang bakod na magkapareho ang sukat at merong dalawang piraso na magkaiba. So mamaya ituturo ko sa inyo kung saan nakaposisyon o saan ilalagay itong dalawang magkasukat na bakod at itong dalawa naman na hindi. Sumunod naman yung pader ng ating bahay. So para maghugis bahay, meron tayong dalawang pader na magkatapat na kahugis nung pader na lalagyan ng bubong. So parang makikita ninyo, medyo patuloy siya sa taas dahil ito yung magtatakda o parang magbibigay ng hugis dun sa ating bubong. Pansinin din ninyo mga bata, yung isa nating pader, meron siyang uka o slot dahil dito natin ilalagay o ipapasok yung coins dahil itong gagawin natin ay bahay alkansya nga. So ito pa yung dalawang pader ng ating bahay, magkaparehong sukat. At syempre, hindi mabubuo yung bahay kung walang bubong. Yung bubong natin mga bata, mapapansin niyo yung isang side ng bubong, meron siyang uka o meron siyang groove. Ito'y para maglapat ng maigi yung dalawang bubong kapag pinagdikit na natin siya mamaya. So ganyan, magiging itsura ng ating bubong. Meron din tayong alulot at saka takip ng yung para sa gilid ng bubong. So meron dalawang mahaba at meron tayong apat na maliliit. So ayan. Ito yung ilalagay natin sa gilid ng bubong, yung parang pinakaalulod ng ating bahay. At syempre, hindi makukumpleto kung wala tayong pinto at bintana. So itong maliliit na mga piraso na ito, ito yung magiging pinto at ito naman yung magiging bintana. At yung pinakahuling piyesa, ito naman yung magiging dekorasyon sa ating unahan ng bahay. So bago natin mabuo yan, kakailanganin natin ng pandikit. So kasama nung kit ninyo, meron tayong special na pandikit. So wood glue siya mga bata, na gagamitin para maitayo natin yung ating bahay. Kakailanganin lang natin gumamit ng popsicle stick o anumang bagay na pwede nating gamitin applicator dun sa glue. Pwede naman natin siyang kamayin dahil washable naman o water soluble naman itong glue na gagamitin natin. So ayan, handa na tayong magsimula para sa pagbuo ng ating bahay alkansya. So ang unang hakbang na gagawin natin ay kukunin natin yung ating base o yung pinaka lupa ng ating bahay na gagawin. Kung mapapansin ninyo mga bata, itong ating base ay semi-square o semi-rectangular. Hindi siya perfect square. So parang rectangular siya. Kailangan malaman ninyo kung alin yung mahabang side at yung mas maiksing side. Kasi doon sa maiksing side, doon natin isasandal sa isang side na maiksing, doon natin isasandal yung unang haligi ng ating bahay. Pero bago yung haligi o yung pader ng bahay, bubuin muna natin yung bakod. Tatandaan din ninyo mga bata na para mas maging madikit yung pagkakabuo o pagkakadikit-dikit ng mga parts, titingnan nyo maigi yung side na pagdidikitin ninyo. So
Ito mga bata, mayroong dalawang side yung ating mga pyesa. May isang makinis, usually puti o kaya parang brown siya gaya nito. Ayan. Puti yung side na makinis at parang craft naman o parang kahoy yung side na yung kabilang side. So dalawang side, isang makinis at isang craft. Doon tayo mag-a-apply ng pandikit sa side na craft o yung magaspang. Kasi mas dumidikit yung glue dun sa part na craft o yung magaspang. So, simulan na natin. Nabanggit ko kanina, uunahin natin yung mga bakod. Yung bakod natin, meron siyang dalawang magkasukat at dalawang hindi magkasukat o hindi magkatugma. Uunahin natin itong part na yung dalawang hindi magkatugma. Yung mas mahaba ang kukunin natin. Itatayo nyo lang siya, a-applyan nyo lang nitong glue. So pwede tayo magpatulong kila nanay, yung mas nakatatanda sa atin, kila nanay at tatay sa pag-apply ng glue. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung madikit man sa kamay, pwede namang hugasan. Dahil ito nga ay water soluble. Sapat lang na glue ang ilalagay para mabilis siyang matuyo at tumayo agad. Iposisyon lang natin siya dito. Tingnan natin kung pantay. So ayan, tumayo na yung una nating bakod. Ang isusunod na natin mga bata, itong dalawa. Yung dalawang mahaba para sa dalawang magkabilang gilid ng ating base. Kung mapapansin ninyo, kapag tumatagal kayo ng paggawa, medyo lumalapot yung glue, okay lang yun. Hahalu-haluin nyo lang ulit para medyo lumabnaw siya, tsaka madaling i-apply. So popsicle stick, toothpick o brush na medyo matigas yung bristle niya o yung parang tip, pwede na. Siguraduhin lang na malalagyan ng maigi lahat ng yung kabuuan ng gilid ng glue para siguradong madikit. Ayan. Pwede nyo rin lagyan itong mixing side para ito yung didikit dun sa katabi niyang bakod para mas matibay talaga yung cupcake niya. Siguraduhin lang na di nang maigi para lumapad lahat ng mga side. Pati itong part na nilagyan din natin ng extra glue. So ayan, mabilis lang. Yung isang mga habang side ulit. So ayan mga bata, halos patapos na yung ating bakod. Itong bahaging may bukas, dahil maiksi na lang yung natitira nating bakod, ito yung magiging harap ng bahay. So pipiliin nyo lang kung alin sa dalawa, gusto nyo nasa kaliwa o nasa kanan itong inyong yung bakod na mas maiksi. So para sa akin, dahil ang bahay ko ay banda rito sa may kaliwa ko itatayo, dito ko rin, tandaan ninyo mga bata, sa tapat ng bahay ninyo ilalagay itong maiksing bakod. Kung nandito sa may bandang kaliwa ninyo itatayo yung bahay mamaya o bubuhin, mainam na dito rin sa bandang kaliwa o sa tapat ng bahay ninyo ilagay itong mas maiksing bakod. Lalagyan lang natin siya ulit ng pandikit. So itong bubuhin ninyong bahay alkansya mga bata ay gawa sa matibay na materyales at itong glue ay talagang matibay pag natuyo. Kaya tatagal itong inyong alkansya. Ang problema nga lang kapag napuno na, kung gusto niyo bang kukunin na yung laman dahil talagang mahihirapan kayong sirain. Tsaka nakakahinayang kasi maganda siyang ipang display sa bahay. So may purpose na siya, pwede pang ipang display. So ayan, buo na yung ating bakod. Siguro yun lamang na habang binubuo natin yung bahay mamaya, ingatan lang na huwag masyadong masasagi dahil basa pa yung glue, maaaring matumba o kaya masira yung ating mga bakod. Pero maya-maya naman ng konti pag natuyo ay matibay na ang pagkakadikit ng mga ito. So yan, susunod nating step ay yung ating bubuhin na natin yung pader ng ating mga bahay. So nabanggit ko, ito kanina, mga bata, check ninyo yung mga kits ninyo kung nakompleto yung mga pader ng ating bahay. So dalawang hugis yung pinakaharapan at saka likuran at saka dalawang panggilid ng mga pader. So mga bata, ito yung bandang harap ng ating bahay. Narito yung parang pasukan.
at ito yung bandang likuran. So mag-uumpisa tayong bumuo sa may bandang likuran. Gagamitin natin ito, itong pader na mayroong gatla o may parang may uka. Ito yung gagamitin natin dun sa likuran. Kasi yung harapang bahay natin, mga bata, gugustuhin natin siyang lagyan ng decoration mamaya. So yung function niya na bilang alkansya, yung gamit niya, dun natin sa likod ilalagay. So lalagyan na natin siya ng pandikit. So marahan natin siyang itatabi. Didikit natin siya dun, mga bata, sa bandang likurang bakod. Idiin lang ng marahan para lumapat lahat ng side ng ating likurang pader. Ayan, kapag tumayo na siya, pwede nyo na siyang bitawan. Ayan. So, isang pader ang nagawa na natin. Isusunod naman natin yung panggilid na pader, yung isa. So, bago lagyan ng pandikit, maaari din ninyong suggestion lang ni Kuya Denver, mga bata. Dahil siya nga ay rectangular o hindi pare-parehong side, maaaring idikit nyo muna ilapat kasi para malaman nyo kung yung side ba na ididikit natin ay tugma. So, nakita ninyo, ayan. Maaaring pag nagkamali kayo ng lagay ng pandikit, hindi pantay o mali yung side na ididikit natin, check nyo lang maigi, ayan. Ito yung tamang side. So, ang lalagyan natin, itong ilalim at itong gilid. So, huwag kayong mag-alala kung may mga sumusobrang glue. Pwede nyo siyang punasan ng basang-basahan. Pero maganda habang basa-basa pa siya para malinis. Pag natuyo naman, pwede nyo rin siyang tanggalin, kit-kitin, para malinis lang yung finish ng ating bahay alkansya. So, ididikit na natin yung ating pangalawang pader. Ayan. Idiin lang ng marahan. Pababa at saka dito sa gilid para maglapat yung mga sides na mayroong glue. So, next na natin is yung ating namang pangharap. Yung bahay, yung pader natin na pangharap. Ilalapat lang muna ni Kuya Denver bago na idikit ng tuluyan para ma-check kung maayos. Ayan. Tingnan nyo rin, mga bata. Check nyo rin paminsan-minsan kasi yung ibang parts, bumibigay siya dun o hindi siya nananatili dun sa alignment. Kasi dahil basa pa nga yung glue, medyo gumagalaw-galaw po siya ng konti. Balikan nyo lang para habang tumitigas siya, ayan, habang lumalapot yung pandikit, nasa alignment pa rin yung mga parts ng ating bahay alkansya. Ayan, nakita ni Kuya din kanina, medyo lumilis itong gilid na pader natin. Itinula ko lang ulit, tapos tininginan para dumikit. So, ito na yung last na, ayan, mabubuo na yung pader ng ating bahay. So, gaya kanina, sabi ko kanina, check nyo muna ulit. Kasi pwedeng yung side na mali ang ating malagyan ng pandikit. Ayan, makikita nyo, di ba? Dahil rectangular siya, kapag mali yung side, obvious naman dahil may puwang o hindi siya lapat o fit. So, ayan. Ayan yung tamang side. So, didikitan na natin yung ilalim na part ng glue. So, para sa huling pader ng ating bahay alkansya, kaya marahang ilapat at diinan. Check nyo kung pantay, mga bata. Okay. Ayan. Magpatulong kay nanay at tatay kung medyo may takbang o step na hindi kaya para masigurong maayos yung ating bahay alkansya. Kasi kapag dumikit na mga bata o tumigas na yung pandikit, mahirapan na tayong ipantay. So, i-align uli yung mga bahagi ng ating bahay alkansya. So, ayan. Tapos na yung ating bakod at tapos na rin yung ating mga pader. Oras na para maglagay ng bubong. Para sa bubong, meron tayong dalawang panel o dalawang parts. Pansinin ninyo, mga bata, itong isang side ng bubong natin, meron siyang group o uka para mailapat ng maayos at madikitan. Ayan. Ang ganyan yung ating bubong. So, ikakabit muna natin yung dalawang malalaking parts ng ating bubong bago natin ikakabit itong mga alulod o yung cover sa gilid ng bubong. Tara! Para maging pantay,
Ilapat muna natin yung ating bubong bago natin lagyan ng pandikit. So ayan, mga bata, mukhang pantay naman siya. Kapag natansya na natin yan, pwede na natin lagyan ng pandikit. Itong, ang lalagyan natin ng pandikit, mga bata, ay hindi itong bubong, kundi itong ating pader, yung harap at likod na pader ng ating bahay. Ayan. Kapag natapos na natin lagyan ng pandikit yung ating harap at likod na pader, pwede na natin lagyan ng pandikit doon sa may groove o yung may gatla. Ayan. Dito natin siya lalagyan ng glue para paglalapatin natin muna yung dalawang bubong bago natin ipapatong sa ating bahay. Muli, siguraduhin mga bata na malalagyan ninyo ng glue yung kahabaan ng sides o nung, yung sides ng ating part na pinagdidikit, ng piyesa na ating pinagdidikit, para siguraduhin lapat na lapat at maganda yung pagkakapit kapag natuyo. So, pagdidikitin ko na mga bata yung ating bubong. Ayan. Saka ko siya ipapatong dito sa ating bahay. Ngayon, habang basa pa yung glue, mga bata, pwede natin siyang i-adjust. Tingnan mo sa gilid kung, tingnan nyo mga bata kung dito ba sa bandang likod ay masyadong mahaba yung bubong kumpara dito sa harap, gaya ng kay Kuya Denver. Pwede nyo siyang itulak ng marahan. Marahan lang, mga bata, kasi yung ibang parte ng bahay, gaya ng pader, ay medyo malambot pa o nag-uumpisa pa lang dumikit. Dahan-dahan lang yung pagtulak. Ayan. Mukhang pantay naman na yung mga bubong natin. So habang basa, pwede nyo linisin na yung mga glue gamit yung basang-basahan o tissue na may kaunting tubig. Lahat ng sobra para mamaya pag natuyo, pantay yung mga sides. Ayan, gumagalaw pa siya. So marahan lang nadidiinan hanggang medyo kumapit na siya ng bahagya at lumapat lahat ng mga gilid. Lalo na ngayon, medyo mainit yung panahon, mabilis lang matutuyo itong inyong project. Halos buo na yung ating bahay alkansya, mga bata. So, paalala lang muli, kailangan nasa likod, itong bahagi na to, ang likod ng ating bahay alkansya, nandito sa likod, mga bata, yung group o yung upa kung saan tayo maghuhulog ng laman ng ating alkansya, ng mga barya. At itong parte naman na may pinto, ito yung magiging harap. Isusunod na natin ididikit para sa susunod na hakbang ay yung takip yung gilid ng ating bubong para mas maging maganda yung itsura ng ating bahay. So muli, pakicheck yung mga kit ninyo. Kailangan meron tayong dalawang piyesa na mahaba. Ayan. At meron tayong apat na maiksi. So unahin na natin ikabit, mga bata, yung itong mga maiksing part. So itong mayong maiksi, dito siya ilalagay sa harap. So mapapansin ninyo, meron siyang uka na pahilis. Ayan. Para yan sa, para kapag pinagdikit ninyo silang dalawa, magpuporma sila na parang bubong dito sa may bandang harap at likod. So tara, ikabit na natin. So paalala mga bata, ang pagdidikit nito ay hindi dito sa ilalim. Ayan. Para mas makitang maigi, hindi rito sa ilalim, kasi pansinin ninyo, kapag sa ilalim nyo siya idinikit, merong nakausli o may sobrang may sosobra dun sa ating panggilid. Ayan, hindi magandang tingnan. Ipapatong nyo siya dito sa ibabaw, mga bata. Ayan. Pag pinidikit nyo siya sa ibabaw, mapapansin ninyo na yung gilid ng ating bubong pantay rin dito sa gilid ng ating takip ng bubong. So, ididikit muna natin. Maglalagay tayo ng pandikit dito mismo sa bubong. So, okay lang may sumobra. Okay lang yan. May pamari namang linisin yan pagkatapos. Siguraduhin na lahat ng sides ay merong pandikit. So, ayan na. Ikabit na natin yung unang panggilid natin o yung takip ng bubong. Takip ng gilid ng bubong. Kakabit na natin yung pangalawa. Gaya nung una, lalagyan na rin ng pandikit yung gilid ng bubong na pagdidikitan ng takip. Tapos dahan-dahan natin kakabit yung isa pa, yung papares ng takip. Yung una ang takip ng gilid ng bubong. Ayan. Tingin na ng marahan para lumapat yung mga gilid at dumikit ng maigi. Yan, gawa na yung unahang takip ng bubong natin. Yan. So yung likod naman. Tatandaan, kung may mga
steps na hindi kayang gawin, pwede magpatulong sa nakatatandaang kasama sa bahay. Susunod na natin yung mahabang pantakip, yung panggilid natin dito sa gilid. Gaya rin itong mga pangharap, lalagyan lang ng glue magkabilaan. Tapos saka natin ilalagay yung mga panggilid. Mainam na habang basa mga bata, kailangan malinis na natin yung mga sobrang glue. Kasi mas madali silang linisin gamit yung basang-basahan o tissue na may tubig. Kasi kapag natuyo na sila, mas matigas at mas mahirap na silang tanggalin. Kapag natuyo naman itong ating glue na ginagamit ay ano naman siya, clear o yung malinaw. So, ang huling ilalagay na lang natin ay itong pinto at saka yung bintana at saka itong isa pang pang-disenyo sa harap ng ating bahay. So, didikit ko na yung ating pinto. Pwede nyo siyang lagyan ng doorknob kung gusto nyo o decoration ng pinto. Kung may naiisip kayong lagyan nyo ng drawing, lagyan nyo ng pwede nyo guhitan ng door decor. Welcome. Itong bintana, pwede nyo lagyan din ng division. Kung gusto nyo na parang meron siyang panel o salamin, pwedeng-pwede. Check nyo lang kung pantay, ayan. So ayan, para sa huling pyesa na ating ididikit. So dagdag dekorasyon lang naman ito para dun sa harapan ng ating bahay. Kasi palagay ko dito siya sa bandang gitna. Idikit muna ng marahan, tapos tingnan nyo kung pantay. Ayan. Pwede siyang galaw-galawin. Kasi habang basa pa yung glue. Ayan mga bata, gawa na ang ating bahay alkansya. Patutuyuin lang natin ng konti at maaari na natin siyang gamitin para pag-impukan ng barya. Tandaan ninyo, maaari din ninyong lagyan ng dekorasyon yung ating bahay alkansya gamit ang iba't ibang arts and crafts na mabibili sa Pandayan Bookshop. Maaari kayong gumamit ng foam sheet, ng beads, paper twines, glitters. Pwede din ninyo siyang kulayan gamit ang mga color pens at ibang coloring materials. Kung wala pa kayong ideya, narito ang ibang sample ng mga tapos ng bahay alkansya.